안녕하세요. Welcome back guys to our channel. This is Casey again for Korean Learning Hacks. For today's video guys, marami tayong pag-aaralan ng mga bagong vocabularies. Okay? So maganda yung topic natin. Kung nakikita nyo naman, malawak-lawak na discussion ang mangyayari for today's video. Okay? So kung gusto nyo guys ng reviewer para lagi kayong makasunod sa ating lesson, just comment down. Or please check the description box below. Nandyan guys yung aking email, okay? So para mas madali guys ang aking reply, kayo na lang yung mag-email sa akin. And everyday naman ako nakakapag-open, basta nag-upload ako, after nun, nag-open ako ng email. Okay? So, start na tayo. Sijak haja. Pero guys, syempre, bago tayo mag-start, kung bago ko pa lang sa channel ko, please subscribe and click your notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Okay, so basahin ko muna. Yukbon. Number 6. Daomun pyongwon jinryu shigane dehan anipnida. Animunui neyong wagatun gosun moshim nika. Kapael klinik jinryu shiganan ne. Pyongil ujon. 8시 반에부터 오후 6시까지 점심시간 오후 1시부터 2시까지 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지 일요일 공휴일 휴진 토요일은 예약 환자가 있을 평일 오후 4시까지 합니다. 오케이. 1번 일요일에도 진리를 받을 수 있습니다. 2번, 금요일에는 오후 4시에 문을 닫습니다. 3번, 월요일 1시 30분에 진리를 받을 수 있습니다. 4번, 진리 예약을 하면 토요일 오후에도 진리를 받을 수 있습니다. Ayan, so nakakahapo guys magbasa. And pasensya na sa aking pronunciation kasi masyado kong utal sa R. Okay? And then, explain natin yung direction. Focus tayo dito sa tanong muna. Okay? Kapag nasa exam, focus muna palagi tayo kung ano yung tinatanong. Ballpen. Okay. Ang sabi guys dito sa tanong, ane munoy. Neyong wagatun goson mo shimnika. So, ang atin ditong pinaka dapat focus ay muot, which means what? And gatun. Pag sinabi guys na gatun, ito ay same. So, alin ba daw ang same dito at dito? Okay? And then, itong ani munoy, munoy ba to? Munoy ito ay inquiries, okay? To inquire, okay? Ane, ibig sabihin ito ay information or guide. Yan, okay? Pero pag sinabing ane munoy, para siyang notice, okay? Ne yung gwa, wait lang. Magalaw ang ating cam. Wait lang. Yan. Ang neyong gwa guys ay content. Okay? Nilalaman. Content. So, focus natin. Gatun. Same. Ngayon guys, kapag maghahanap tayo ng mga same. Yan. Unahin natin ang choices. Okay? So, sabi dito, Iriuil edu jinirirul padu suitsumnida. Hahanapin natin si Iriuil. Okay? Iriuil. And then, hanapin natin dito si Kumyuil. Dito naman, Waryuil. And then dito, Tuyuil. Okay? Yan yung mga keyword natin. Sa Ilbon, guys, hanapin natin si Iriuil. Okay? Iriuil is Sunday. Sunday. Yan. Iriuil. Sunday. Hanapin natin si Iriuil dito. Yan, Iriuil. Ang sabi, pag Iriuil daw, Kongyuil or Eugene. Pag Eugene guys, parang pahinga. Okay?
So, ibig sabihin, walang pasok. Walang pasok to. Ang sabi naman dito sa Ilbon, generally rule padu suit sumnida. Pwede daw maka-receive ng check-up kapag Sunday. So, tama ba guys o mali? Mali, di ba? Kasi nga, pag Sunday, Eugene, rest. Then, Ibon, Kumyuil. Hanapin natin si Kumyuil. Kumyuil is Friday. So, kung makikita nyo guys dito, walang Friday. Kasama siya sa Pyongil. Pag Pyongil guys, ito ay weekdays. So, dito kasama si Kumyuil, Friday. Ang sabi sa choices, Uhu, Neshie, Munul, Dat Sumnida. Dat, ibig sabihin, close. From the word, dat, da. Dat, da. Okay? Close. Mun, ito ay door. Nagko-close daw ng 4 p.m. So, tama ba guys? Pyongil, Ujon, hanggang kailan? Uhu, 6, Yosot. So, mali, 6, 4. Ibig sabihin, si Ibon ay mali din. Okay? Wolyuil, Monday. Dapat guys, sa ulo nyo na itong ano ha, ito, mga day na yan. Dapat sa ulo nyo na yan. Wolyuil, hanapin natin si Wolyuil. So, kasama din siya sa weekdays, Monday. Ang sabi, pwede daw, so, ken, okay? Patda, padul, from the word patda, which means to receive. Okay? Generally rule, check up. Pwede daw maka-receive ng check up ng 1:30. So, tingnan nyo guys, kung open ba ang clinic, itong clinic na to ng 1:30. Hindi, kasi Jomsim Shigan. Pag sinabing Jomsim Shigan, ito ay lunch time. Okay? Lunch time, Jomsim Shigan, 1 to 2. So, ibig sabihin, close sila ng 1:30. Okay? Close sila ng 1:30. Ibig sabihin, mali si Sambon. Yan. And then, syempre, sagutan natin si Sabon. Kasi mali na yung tatlo eh. Yan. Check din natin. Tuyuil, tuyuil. Sabi dito, pwede daw maka-receive ng check-up sa hapon ng Sabado if, eto, yayak, parang appointment, reserve. Ante. Ano bang tamang word doon? Yayak. Tamang word. Yayak. O, tama, reservation. Yayak. Sige, reservation. Yan, reservation. Okay, pwede daw makareceive ng check-up ng hapon if magpapadeserve. Tama ba? Tuyuil. Yayak. Reservation. Huwanja. Ang huwanja, guys, ay ito ay pasyente. Okay? Note nyo guys, wanja, pasyente. Isul, meron. Kyong-u, ang kyong-u ay in case. So, palagi natin nagagamit sa kyong-u sa review. Uhu, neshi, uhu, neshi, kajiham nila. Ayan. So, pwede daw hanggang 4 ng hapon if in case na ang pasyente ay magpapareserve ng Sabado. So, tama. Okay? Para mas madali, tuyuil, tuyuil. Yayak. Okay? Same lang ang sinasabi. Sa exam, guys, ganyang pagsasagot, ganyang way ng pagsasagot ang gawin nyo. Huwag nyo nang i-translate per word kasi kakain ng madaming oras. So, focus tayo sa tinatanong. And then, move tayo sa choices. Kapag datun, hanapin natin ang same sa paragraph and sa choices. Then, kapag sinabi namang darun, ito ay different. Okay? So, minsan, ang lumalabas ay darun. Hahanapin ang naiiba.
Okay? Then, check nyo lang, guys. Hanapin natin yung keyword. Then, check lang natin. I-match-match natin. Para mas mabilis natin mahanap yung sagot. Okay? So, ngayon, nasa review tayo, busisiin natin lahat ng vocabs. Daum. Ano ang daum? Next, daum. Kita nyo ba yun? Hindi ko kasi nakita kung maayos ba yung video. Yan. Daum. Pyeongwon. Hospital. Genryo. Treatment. Then, Chiryu, guys. Ito ay... Ay, sorry. Genryo, check up. Okay? Chiryu, treatment. Okay? So, wag mali dito, guys, ha. Chiryu, treatment. Genryo, check up. Shigan, time. Check up, time. Dehan, about. Ande, information or guide. Depende kung paano gagamitin in a sentence. Okay? So, ang sumusunod daw ay hospital check-up time. Information. Ano daw ang content na parehas? Same. Dito sa notice. Okay? Anemonoy, pwede siya as notice. Then, Rafael Clinic. Genryo Shigan Anne. Rafael Clinic. Check-up time, information. Okay? Then, Pyeongil, weekdays, Ujon, AM. Para sa mga bago, Ujon, AM. Yan. Uho, PM. Jomsim, Shigan, lunchtime. Jomsim, tanghalian. Okay? Jomsim, tanghalian. Uho, PM. Tuyuil, Sabado, Ujon, okay, AM. PM. If you ill, Sunday. Kung you ill, holiday. Eugene, parang rest. To you ill, Sabado. Yayak. Anong yayak? Reservation. Wanja, pasyente. Isul. From the word ipda. Have. Okay? Kyung-u, in case. Uhu, PM. Yan. Kaji, until. Hamnida. From the word hada, which means to do. Okay? So, yun ang ibig sabihin nito, guys. And then, okay na tayo sa vocabs dito. If ever, guys, may tanong kayo, just comment down at masasagot ko naman yan. And then, pandemal or antonyms ng close is open. Okay? Open. So, data, close. Open, yol, da. Okay? Yan. Ano pa bang pwede? Yon, sa time, guys, medyo mahirap-hirap din magbasa niyan time. Okay, kailangan alam niya din 'yan kasi pwede yan lumabas sa listening. Okay? Focus kayo kapag listening, guys. And then meron na akong video na nagawa about kung paano ba magbasa ng time. Okay? So, i-browse nyo, guys, yung mga old videos ko. At meron na akong nagawa na... Ang tawag dito? Meron na akong nagawa na video about dito. Okay? And then, hanap lang ako ng scratch para makapagsagot tayo. Wait lang. Stop. Yan. So, dito ko na lang lagay. Ngayon, guys, tuturo ko naman yung mga vocabularies na... related sa Pyeongwon or hospital. Yung iba dito, guys, feeling ko naturo ko na siya before sa mga ibang videos ko. So, note nyo na lang din para mas matandaan nyo. Okay? So, Pyeongwon is hospital. Ano nga ito? Pugyong. Pugyong, ito ay taking medicine. Okay? Or pwede ginagamit din nila, 'di ba? Medicine is yak. Ginagamit nilang verb minsan kapag iinom ng gamot is mokta. Okay? Mokta. Hindi mashida. Mashida kasi inom, 'di ba? Pwede kapag pero pag iinom ng gamot, ang gagamitin ay mokta. Okay? Yak. Or in other word, pugyong. Then ipon,
ipon tsaka tue won yan. Ip, 'di ba pasok? In. Tue, labas, out. Okay? Pag sinabing ipon, ito ay ano nga to? Confine, na confine sa hospital. Pag man tue won, ito ay discharge. Lalabas na ng hospital. Okay? Then, ngayon, kilok record. Jin dan so. Jin dan so. Ito ay medical. Medical record. Okay? So, other word, ang medical, pwede jinryu. Or treatment, di ba? Jinryu is treatment. Then, record is kilok. Kiruk. Then, kapag si kiruk, gagawin mong verb, kiruk, hada. May hada. Okay? Medical record, jindan. So, pwede, jinryu, kiruk. Pero, kapag kiruk lang, ito, record, pag record lang, at gagawin mo siyang verb, kiruk, hada. Gets ba, guys? Okay, sayo? Then, ano pa ba? Ano pa bang iba? Jilbyong, chilbyong. Jilbyong, chilbyong. Chilbyong, ito ay disease. Okay? Chilbyong. Then, pyongga. Pyongga is sick leave. Sick leave. Di ka pala ito naisama nung yung sa mga leave-leave nung nakaraan. Pyongga, sick leave. Then, pyongga, kigan. Di ba ang kigan, guys, ay term? Term or period. Okay? So, haba ng sick leave, pyongga, kigan. Okay? Then, kapag reason naman ng sick leave, sayo. Yan, sayo. Ito ay reason. Okay? Sayo. Reason. Pyongga, sick leave. Pyongga, kigan. Sick leave, period. Then, pyongga, sayo, sick leave, reason. Okay? So, magkakasama yan, guys. Maka, ma-encounter nyo yan sa reading test. Then, pugon. So, ito ay health center. Okay? Pugon, so, health center. Then, yung Jinryu pala, guys. Nasaan na yun, Jinryu? Jinryu, may sunat pa akong Jinryu. Yan. Other word for Jinryu is Komjin. Note nyo to, guys, ha. Komjin. Naturo ko na rin to dati. Yan. Komjin. Komjin at Jinryu, ibig sabihin ay treatment. Okay? Pero pwede, Jinryu, kiruk, pwede yun as medical. Okay? Yan. Nagagets ba, guys? Ito dito. Yan. Tapos ito, synonyms. Treatment, ibig sabihin. Okay? Then, ano pa ba? Pugonso. Kongan. Yan. Alam ko naman, alam nyo na to. Kongan. Kasi malimit na babasa natin to. Kongan is health. Health. Okay? Chengkida, ang verb na ginagamit kapag take care the health. Chengkida. Then, kapag naman injured or may damage, hechida. Hechida. Ito ay damage. Okay? Kongan, health. Pag take care the health, ang ginagamit na verb is chengkida. Kapag damage the health, ang ginagamit nating verb ay hechida. Okay? Yan. So, marami-rami guys to. Kailangan masaulo nyo to. Sabi ko nga, 10 vocabs per day is malaking tulong na. And, yung mga tinutulong kong vocabs, gamitin nyo yan palagi. Kasi may encounter at may encounter nyo yan sa exam. Ano pa ba? Ano pa bang ano ng hospital? Medical record. Insurance. Parang naturo ko ito nung nakaraan. Buhom.
is insurance. Okay, insurance, buhom. Pag nilagyan natin ang buhom, gum, ito ay insurance money na. Okay? Buhom, gum, insurance money. Then, chigup. Hindi ako sure sa spelling. Ilagay ko na lang sa description box yung tamang spelling if ever na mali. Chigup. Ang chigup ay payment. Yan. Payment. To payment. Yan. Buhom, insurance, gum, money. Buhom, gum, chigup, insurance, money, payment. Or, pag pinagsama itong tatlong to, ang ibig sabihin ay, ano nga ito? To pay out insurance claim. Okay? Claim. Gets ba, guys? Yan. Pag pinagsama yan, tatlong yan. Ang tawag dyan ay conjugation. Pinagsasama-sama. Buhom, gum, chigo. Ano pa ba? Dito ko na lang lagay. Insurance money payment to pay out. Kapag naman claim, chongguk. Chonggu pala, sorry. Chonggu. Yan. Claim. Pwede rin siya gamitin for buhom. Kita ba? Yan. Chonggu. And then, tada. Hindi tuturaid, ha? Kinagamit tong tada para dito sa mga ganito. If you will make or receive. Receive or make. Make. Ito. Okay? Okay? Dito sakay, guys. Tada, which means to ride. Pero pag ginamit siya as buhom gum tada, insurance money, parang get insurance. Okay? Receive or make siya. Then, buhom tada, parang get insured. Okay? Ano pa ba? One gup, yan. One gup. Siguro alam niyo na naman to, guys. One gup, ito ay refund, diba? Yan. Pwede rin siyang gamitin word dito sa mga money. One gup, refund. Dito sa insurance money. Okay? One gup, refund. One gup, patda. Lagyan natin ang verb. Patda. Ito ay receive. Okay? Sabihin, receive a refund. One gup, patda. Okay? Gets ba, guys? One gup, patda, receive refund. Okay? And then, neda. Yan. Alam ko namang alam niyo na si neda, which means to pay. Okay? Neda, to pay. Yan. Neda. Kita ba? Neda, to pay. One go patda, receive refund. Then, tada, hindi ulit yan ride. Ito ay make or receive. Yan. Ito ang meaning na to kapag ginamit mo dito sa insurance. Buhom, tada, get insured. Okay? Chonggu, claim. Okay, yan. So, marami-rami na tayong napag-usapan. Stop muna natin to and continue natin on our next video. So, pag-aralan nyo guys yung ating chilbon kasi mahaba-haba din to. Kung makikita nyo, yan. Mahaba-haba din yung magiging discussion natin para dyan. So, sana guys ay marami kayong natutunan na bagong vocabularies. And if ever naman guys may mali ang spelling, kasi syempre hindi naman perfect, di ba? Minsan nagkakamali sa spelling, ipipin ko na lang sa comment. Okay? Yan. Minsan kasi may mga correction din akong ginagawa. Pinipin ko na lang siya sa comment. Kaya check nyo na lang din guys. Okay? So sana ay nakatulong itong mga tinuro ko sa inyong bagong vocabularies. Uluhin nyo yan. At mahalaga, marami kayong baong vocabularies sa araw ng exam. Okay? So, relax lang guys. Mapapasa nyo yan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating video na ito. Okay? So, huwag nyo kalimutan guys mag-subscribe and like, comment sa ating video. If ever guys may tanong kayo, just email me or just comment. So, hanggang dito na lang muna tayo. Daom shigane. Tupayo. Kamsahamnida.